Yes. Good evening. Nariyan na si Sister Abby, si Irene. At sino po bang mga nariyan? Sabi ni Sister Abby Tomas, good evening po sa lahat. Si Brother Ryan, magandang gabi. Bishop Dan, Pastor Gabes at Gage Family Worship Center. Namiss ko po kayo ng ilang gabi. Medyo gabi na nakaka-uwi, kaya hindi na kinaya na magkaroon po tayo ng prayer night. Kaya kumusta po kayo? At ang saan man po kayo at datnan po kayo ng ating pag-aaral na nasa mabuting kalagayan at ang pag-ibig ng Panginoon ay sumasa inyo. At nariyan na rin si Sister Lani Rodriguez. So, at si ating Christina Yap. At sa lahat po na nariyan, purihin po ang Panginoon sa isang bagong araw na napagtagumpayan po natin. At tunay na ang ating Panginoon ay kay buti-buti. Si Brother Lito Isguera, good evening sa lahat. At lahat po na nariyan. Kaya gusto po nating ibalik sa Panginoon ang papuri at pasalamat sa isang bagong araw na binigay niya sa bawat isa sa atin. At yun nga po na palagi nating sinasabi, salamat talaga ka sa Panginoon sa bagong araw at bagong buhay. Buhay pa tayo ngayon. Praise God. Kaya ito po ay isang malaking biyaya sa atin. At ito po, December 8 na. Kaya nakita po natin na kay bilis ng panahon. Ano? So, nandiyan na rin po si Esmeralda Velasco Adopina, si kapatid na Esmeralda. Good evening. At si Brother Ryan ay nagsimula na rin mag-invite. Ano? Si Sister Pina Sarati Torres, nandiyan na rin. Si Mari Catalan, si Ginaline Ortiz is watching. At sa lahat po na nariyan ay patuloy po nating hangarin na tayo po ay sa gabing ito ay kasiyahan tayo ng Diyos at patuloy na bigyan ng panibagong kalakasan, panibagong pananaw at panibagong pagkatuto. Nakita ko na rin, nariyan na rin si Sister Dory Pagayunan. Sabi niya po ay good evening po. Yes, good evening. At nakita ko na rin, nariyan na rin si Pastora Ropina Osorio. At sa lahat po na nariyan, sabi ni Ginaline, good evening Bishop at Pastora ni Madi. Good evening po Bishop Dan at sa bawat isa. Si Pastor Andy Discutido ay nariyan din. At nariyan din po sila Nanay Linda at Tatay Andoy Magsakay. At si Nanay Rose Barona nariyan din. Kaya po, papasalamat tayo sa gabing ito na nagkasama-sama po uli tayo at patuloy nating maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. At yun nga po ay patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos na patuloy na nagpapatibay, nagpapalakas sa atin, lalo na to sa last days na to, ay marami pong mga challenges sa ating mga buhay. Kaya excited tayong mabuhay sa mundong ito dahil alam natin may kapangyarihan ang Diyos sa ating buhay. Kaya nating mapaglabanan ang lahat ng mga pagsubok at anumang gawin ng kaaway sa buhay natin ay hindi po siya obra basta tayo po ay kakapit sa Panginoon.
At alam ko, nararamdaman na rin ninyo ang simoy, yung lamig ng simoy ng hangin. Ano? Lamig-lamig na, at yun nga po yung biyaya ng ating Panginoon. Nagbibigay siya ng centralized air condition sa atin. No? So, ito yung biyaya niya na lahat tayo ay makakaranas ng lamig. So, alam ko sa ibang bansa, medyo nag-yelo na po ngayon. Ano? Kaya, purihin po ang Panginoon. Dahil sa ating bansa ay moderate po tayo. Ano? Kaya, hindi po tayo extreme-extreme sa bansa natin. Hindi katulad sa ibang bansa, kung talagang init, sobrang init. Ano? At yung tanlamig naman, kailangan nila ng heater. So, kaya salamat sa Diyos sa bansang Pilipinas, Singapore. Taas noo tayo na tayo ay Pilipino. Nandiyan na rin si Nanay Virgie Garcia. No? So excited si Nanay Virgie. Ilang linggo pa na nakikita na nag-worship. Ano? So praise God sa mga kay Nanay Virgie at sa mga lahat po na nag-church every Sunday. Si Sister Evangeline Cruz is watching. Nariyan din po. Ano? Kaya pasalamat tayo sa lahat ng mga excited na mag-church every Sunday. Hopefully, this coming Sunday, lahat po tayo ay magkita-kita sa physical bago po matapos ang taong ito. Ay talagang ilang linggo na lang, ano? Tatlong linggo or apat na linggo na lang bago matapos ang 2021. Kaya yung mga hindi tayo nakapag-church, ay bawiin po natin ngayon. Ano? Kaya pag-pray po natin, bumabalik-balik na po yung attendance po natin sa umaga, napupuno na po tayo. Ang mga young people po natin ay dumadami na rin. At sa gabi ay dumadami na rin po ang mga sumasamba. Ano? Kaya patuloy po tayo na excited na manalangin, sasamba sa Panginoon hanggat maluwag pa. Kasi alam natin, darating na rin itong mga, baka next year ulit, mag-lockdown na naman. Ano? Kaya habang may maluwag po, may intulutan po tayo mag-church. Mag-church po tayo at sama-sama tayong manalangin, magpuri, magpasalamat sa taong ito. Na yung natirang 3 weeks or 3 Sundays or 4 Sundays na mayroon tayo ay ibigay po natin sa pandali natin ang ating mga pamilya, ang ating mga bisita sa pagpuri at pagsamba sa Panginoon. So, si Sister Evelyn Ponce de Leon is watching. At nariyan po kayo, dito po kami ni Pastora na nagpasalamat at nananalangin sa inyo na kayo po ay patuloy na makaranas ng mga dakilang himala at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya excited po tayo sa bawat araw na gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung mga nakaraan po ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa pananampalataya, no? Sa pag-Sunday, ang ating pinag-aralan ay Jesus, the promised Messiah. Pero sa ating prayer night at sa ating pag-aaral, sa gabi ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa pananampalataya. So, good evening po, sabi ni Sister Evelyn Ponce de Leon. At good evening din po sa lahat na nariyan at patuloy na kasama natin. Ano, pasinsya na po kayo pag may mga gabi na hindi ko po kayo nakasama, namimiss ko nga rin po kayo. Ano. Kaya handa po natin ang ating mga sarili sa mga panalangin na mayroon po tayo, lalo na ngayon. No? Parang ngayong Pasko, malamig, may mga sipon-sipon, ubo-ubo. Panalangin po natin yung divine protection ni Lord at saka yung pagpagaling sa ating mga karamdaman. Ano? At yun din po, patuloy nating isama sa panalangin
ang ating nalalapit na eleksyon. Mukhang ngayon pa lang, painit na yung mga eleksyon. Ano? Parang sa EFB ngayon, makita natin na matindi yung mga rally ng BBM Sara. So nakita ko rin si Job Torres, si Janice Torres, pamansaka Janice at ang iyong may bahay. Nariyan din si Celeste de la Cruz. At kumusta po kayong lahat, saan man po kayo naroon. Ito nga po ay natutuwa tayo ngayong gabi na makapag-aral muli tayo sa ating online prayer night ng Salita ng Diyos. Si Daniel Ramos, nariyan na rin. Patuloy na nanonood sa atin, kasama natin at patuloy po nating invite yung mga kasamahan po natin. Ang hindi ko pa nakita, mukhang wala pa si Amy, ano, at saka si Sister Amy at si Brother Eric. Ano. So, yes, Brother Danny Ramos, kamusta ka? Ano. So, sa lahat po na nariyan, ay handa po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay manalangin bago po doon. Nang tayo po ay manalangin, lumapit sa Panginoon sa panalangin. We bless your name, O God, and we honor you, we exalt your name. We believe, Lord, na you are our Creator. You are our King, you are our all-powerful God. Kaya buong puso po kaming nagpapakumbaba na lumalapit po sa iyo sa gabing ito dahil we believe, Lord, na habang kami naging malapit sa iyo, ay lalo po ninyong ipinapayag ang inyong sarili, ang iyong kapangyarihan po sa amin. Kaya sa gabing ito ay narito po kami, nagpapakumbaba at umaasa na kami ay iyong hipuin, kami ay iyong pagpalain, kami, Panginoon, ay iyong pahayagan ng panibagong salita mo sa aming mga buhay. Patuloy na maging buhay ang salita mo. Ama, dalangin ko saan man naroon ang aking mga kapatid, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang ginagawa sa bahay, o maari yung iba'y nasa trabaho, maari ang iba'y nasa ibang bansa, ang iba, Panginoon, ay maari nasa sasakyan. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na balutin ng iyong banal na dugo. Kaya, Ama, sa gabing ito, patuloy ka naming pinapasalamatan at nagpapasalamat na kami, Ama, sa mga katugunan ng aming mga panalangin. Dahil bago pa namin hingin ito, alam mo na po. Kaya sa gabing ito, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Yes, nakita ko, nandyan si Pastora Sally. Good evening. Si Brother Carding, ano, at nariyan din. Salamat po sa prayer ninyo, nakarating na po sila Samuel sa kanilang bahay. Yes, salamat po at nakita nga ni Pastora, bukang kumakain na po sila ng lobster doon sa Canada. Okay, so salamat po sa mga panalangin at patuloy tayong ipanalangin natin ang mga pamilya, panalangin po natin ang bawat isa. Ang pag-aral po natin ngayong gabi ay may pamagat na Faith is Risking Failure Bravely. Faith is Risking Failure Bravely. So ang pananampalataya ay ito po yung risk, ano, or risking ang kinuha po natin ay masapanganib, ano, o handang harapin na may katapangan ang kabiguan sa buhay po natin. Ano? So sa pag-aaral po natin ay ito po yung tinatawag natin na risk taker. Ano? Ang pananampala, faith is risking failure bravely. So kung atin pong paiksin ito, ang pananampalataya ay hindi takot na harapin ang kabiguan na may katapangan. O buo ang loob, ano? So ang ating
Pag-aaral ay makita natin sa Psalms chapter 27 verse 1. So sabi po dito, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Or whom shall I be afraid?" Kaya kung ang Diyos po ang ating salvation, ating light, sino ang ating katakutan, ano? At kung siya yung ating lakas ng ating buhay, kanino po tayo dapat matakot? So ito po ay isang bagay na nagpapakita sa atin, na nagbibigay sa atin ng tapang, no? Na maglilingkod sa Panginoon. Kaya yun nga po yung mga tinatalakay natin sa mga nakaraan na tayo ay mga risk taker, no? Sabi nga po, if you are really making progress in your walk of faith, when you made the decision that you dare to fail, you conquer an enormous obstacle that stopped 90% of the people experiencing mountain-moving faith. So ito po yun, no? So kapag tayo ay nagpasya, kapag tayo ay handang harapin, na handa nating harapin ang kabiguan sa buhay natin. Sabi nga po, ay marami pong mga tao na 90% ng mga tao ay hindi nagtagumpay dahil sila ay takot mabigo. Takot silang harapin ang kabiguan sa buhay. Kaya isang bagay po na makita natin, kaya kapag tayo ay nagpasya na harapin, na hindi tayo takot harapin o ang panganib, kasi kapag sa bawat tagumpay na gagawin po natin, malaki po ang porsyento, malaki po ang panganib na tayo ay mabigo. Kapag mayroon tayong mga gagawin by faith, ay malaki po ang posibilidad na takutin kaagad tayo na hindi mo kaya yan, mabibigo ka dyan. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaral ay faith is risking failure bravely. Kaya ang pananampalataya ang magbibigay po sa atin ng isang lakas ng loob, ng motivation, na ang pananampalataya ay sa tulong ng Panginoon ay kaya nating harapin ang mga malalaking bagay, ano? So faith is risking failure bravely. Kaya ang sabi nga po, faith is impossible without risk. So ang pananampalataya ay imposible kung walang panganib na tayo ay may kakaharaping mga obstacle at kaharapin na may kabiguan. Kaya palagi po ang pananampalataya ay pumapasok kapag makita natin na mayroong hindi natin kaya. Mayroong panganib na mabibigo tayo. Kaya doon po pumapasok ang tinatawag na pananampalataya, na makita natin na, kaya sabi nga, faith is impossible without risk. Kasi bakit? Kasi kapag hindi tayo risk taker, kapag wala po yon, ay makita po natin na ang buhay po natin, hindi natin kailangan ang pananampalataya. Kaya kapag mayroong panganib na mabigo, ano, parang sinasabing, hindi ko kaya to, no? Malaki to, hindi, wala akong kakayanan para dito. So doon po pumapasok yung tinatawag nating pananampalataya. Kaya sinasabing, faith is impossible without risk. So yung dapat, sabi nga natin, risk taker tayo, no? Kaya hindi tayo, kapag ito ay kahit na alam natin na parang malaki ang posibilidad na mabigo tayo, because of faith, ito po yung magmumotivate sa atin, ito yung magpupug sa atin na magpatuloy, dahil kaya ng Diyos
ang ating gagawin. Ano? So sabi nga po, unless you are running the race of failure, no? You are not totally living within the parameters of faith. Unless you are running the race of failure. So wala pong palagi po sa buhay natin ay hindi po natin makita na 100% ito na kaagad magtatagumpay tayo, ano? Sa ating pag-aaral, sa pamilya, sa relasyon, sa negosyo, mag-expand tayo ng negosyo, or malaki yung ating pangarap sa buhay na sabi nga natin palagi, dream God's dream in your life or in our life, ano? In our lives. Kaya makita natin na ang Panginoon ay nariyan, ano? Kaya sabi, unless you are running the risk of failure, sabi po ay you are not totally living with the parameters of faith. Tama po. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa mga malalaking bagay na gagawin natin dahil risk taker po tayo. Yan po yung sinasabi natin, ano? So hindi po tayo ang isang kaya pag sinabing faith is risking failure bravely, ay ito po yung you are not afraid to be rejected. So kapag may gagawin po tayo, ay hindi tayo takot na i-reject tayo, makaranas tayo ng rejection. So anumang bagay sa buhay na ginagawa po natin, lalo na sa mga changes, lalo na kapag malalaki yung ating mga pangarap sa buhay, marami pong rejection. Expect rejection sa mga kaibigan, sa pamilya. Yun nga po sinasabi natin na sa mga pag-unang mga pag-aaral natin, na ang mga taong visionary, ang mga taong risk taker, ang pananaw ng mga taong hindi visionary at hindi risk taker, baliw ka. Ganun yan. Kaya minsan kapag may kausap akong mga tao na visionary, nag-iisip ng mga malalaki, sabi ko, sama ako sa kabaliwan mo. Ibig sabihin, hindi ang isang taong risk taker, ang isang taong visionary, ang makaintindi lang din sa kanya ay yung taong visionary at risk taker. Pero halimbawa, ang isang tao ay kausap mo, ano, may kausap ka na wala lang. Ibig sabihin, yung mga taong mediocre na mga tao, yung basta lang makatapos, basta lang masagawa, ay okay na yon. Hindi sila visionary, hindi wala sa kanila yung spirit of excellence. Kaya yung mga iniisip mo na mga malalaki ay para sa kanila kabaliwan yon. Kaya ang pwede lang din makaintindi sa'yo, yung baliw din sa pangarap, yung baliw din sa pagtitiwala sa Panginoon na Lord, kahit ito imposible, kaya mo to. Alam mo, yun po yung mga kailangan ng Panginoon ng mga tao. Yun yung mga kailangan ng Panginoon ng mga risk taker. No? Na sige, kahit malaki, posibilidad na may kabiguan yan na hindi ko kaya, papasukin ko pa rin yan. Bakit? Kasi naniniwala ako sa tulong ni God, kaya ko. Because of faith. Kaya faith is risking failure bravely. So, kaya palagi, kaya sabi nga kung kaya mo man lang, hindi mo na kailangan ng faith. Ang kailangan lang ang faith kapag makita mo na hindi mo kaya at malaki ang posibilidad na mabigo ka. Kasi hindi mo kaya . Kaya doon papasok ang tinatawag na pananampalataya. Amen po ba yun? Na kapag tayo ay kailan papasok ang pananampalataya? Kapag alam natin na hindi natin kaya. At malaki ang posibilidad na tayo ay mabigo. Doon po papasok ang pananampalataya. Kaya faith is impossible without risk.
unless unless you are running the race of failure, you are not totally living within the parameters of faith. Kaya kapag naroon yung faith, we are not afraid to be rejected. So kung nandoon yung faith, you are not afraid to fail. Di ka takot na mabigo. Dahil kapag yun nga po, sabi natin kanina, 90% ng mga tao ay nabigo. Bakit? Hindi man lang sila, dahil sa sobrang takot na mabigo, hindi man lang nagsimula. So mayroon po tayong pinag-aralan na kapag nagpasya kang magsimula, ay nasa 50% winning side ka na. Kapag nagpasya ka, halimbawa ngayon, gagawin ko to. Halimbawa, magtrabaho ako, o mag-board exam ako, or papasok ako, o magninegosyo ako. Ito yung negosyo na to. Kaya ko to. Ibig sabihin, kapag nag-determine ka, nagkaroon ka ng affirmation na isang strong decision, ibig sabihin noon, 50% panalo ka na. Kasi nag-step forward ka eh, ng by faith. Na nag-decision kang gagawin ko to. At siyempre, pag nag-decision ka, naroon yung strong determination, naroon yung willpower na tinatawag natin. Kaya po, makita po natin na kapag tayo ang pananampalataya ay hindi tayo takot ma-reject ng tao. At hindi tayo takot na mabigo. At hindi rin tayo takot mawalan, matalo. Bakit? Kasi alam natin, sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya alam natin na ang Panginoon ay kikilos at gagawa sa buhay natin. Kaya kapag nagkita ng Panginoon na mag-step forward tayo sa kabila na parang imposible, kaya nga po natin tayo nag-step forward tayo by faith, ginagawa natin ito by faith kasi alam natin na ang Diyos natin ay gagawa ng malaking himala sa buhay po natin. Remember, okay, remember this. God does not promise to bless the coward. So ang Diyos ay hindi nangako na pagpalain ang mga duwag. Kaya kapag duwag ka, kaya makita mo kapag duwag ka, wala kang marating, hanggang ganun ka lang, parang duyan ka lang na pag ganun-ganun. Eh. Kasi duwag kang mag-step forward. Eh. Duwag kang pumunta sa next level, sa ladder of success of your life. Hanggang dito lang ako. Wala ka ng a desire na pumunta doon sa next level. No? Kaya remember, God does not promise to bless the poor. Ang mga pinagpala ng Panginoon, yung mga matatapang sa pananampalataya. Hindi ko to kaya, pero kaya ni God. Ah. Yun ang mga taong gustong-gusto ni God. Ano? Kung titignan natin ang mga Bible characters, eh nung una, walang-wala naman talaga. Eh, tulad ni Gideon, di ba? Si Gideon, takot pa nga, nanginginig pa siya. Patago-tago pa siya, eh, di ba? Pero noong sumunod siya sa Diyos, aba, noong in-anoint siya ng Panginoon, abay, grabe si Gideon, di ba? Sa 300, pumatay sila ng 125,000. So, ibig sabihin, isang bagay po ang makita natin na nangako ang Diyos na tulungan niya, ibaback up niya, yung mga taong mayroong tapang sa puso. Yung mga tao na handang harapin, handang suungin ang panganib. Dahil bakit? Ano ang ipinapangahas natin? Bakit kaya natin, sinusuong natin ang mga panganib? Dahil naniniwala tayo
na ang Diyos po natin ay all-powerful God. Kaya sabi nga po, ang nangako ang Panginoon na tutulungan tayo. Diba? Kapag tinulungan tayo, kapag naroon na yung risk taker po tayo, parang dati takot tayo, kinakabahan tayo, di ba? Mababa ang paningin natin sa sarili natin. Pero noong nagkaroon ng pumasok na yung faith sa buhay natin, aba, wala na tayong kinakatakutan. Ano? Kahit sinong tao, kaya nating harapin, kahit na nakita natin ang laki ng mga pangarap natin, hindi tayo takot. Bakit? So nga po, faith is risking failure bravely. Kaya makita natin na yung faith ay sabi nga willing to take the risk. So ang risk taker is willing to take the risk. So handa nating harapin ang risk of failure, ang risk of rejection, ang risk of loss, ay willing tayong harapin ito dahil alam natin kahit willing tayong harapin ang mga imposible sa buhay natin dahil ang Diyos natin ay God of impossible, Lord of impossible, na ang lahat ay kaya ng ating Panginoon. A risk taker is a winner. Walang risk taker na nakuward. Walang risk taker na duwag. Walang tagumpay na duwag. Alam niyo ba yan? Palagi loser yon. Palagi ang mga duwag ay nag-iimot-imot lang yan. Kaya yung mga duwag walang narating. Kaya yung mga duwag, hindi sila risk taker. Ito yung mga taong naiinggit, ito yung mga taong mga critics, nagtagumpay lang naman yan kasi tinulungan siya ng uncle niya, tinulungan siya ng ganito, nagtagumpay lang naman yan sa trabaho niya kasi sip-sip yan, nagtagumpay lang naman sa negosyo niya yan kasi corrupt yan, ganito. So yun yung mga taong coward, yun yung mga taong loser. Ito yung mga taong takot magsimula, takot sumuong sa panganib. Itong mga risk taker, itong hindi takot sumuong sa mga malalaking pangarap sa buhay, ito yung mga taong hindi takot na lumaban sa higante. Ito yung mga taong luray-luray. Alam niyo ba yung mga taong winner, yung mga taong champion, itong mga tao na nagtagumpay? Napakaraming failures ang naranasan, napakaraming pain na naranasan and rejection sa buhay. Kaya bago nila nakamit yung tagumpay, dugo-duguan, ano, sabog-sabog ang uso, sabog sa luray-luray, di ba? Pero pagtayo niya naman, winner siya. Diba? Maari, dugo-duguan ka, maari, luray-luray ang ating mga damit, dami nating sugat. Pero because of faith, faith is risking failure bravely. So, we take the risk. Naging risk taker tayo. Noong naging risk taker tayo, magulat ka pa, ano? Nagawa ko yun? Yan. Nakita, naranasan niyo po ba yun? Na halimbawa, ginamit ka ni Lord mightily, tapos yung mga prayers mo, yung mga desire of your heart, ibinigay ng Panginoon, yung vision mo, ibinigay ng Panginoon. At minsan, gaganon-ganon ka. Narito na pala ako, Lord. Parang hindi ka paniniwala na naabot ko to. Diba? Nagawa ko to. Nagawa natin ang lahat ng yun because of faith. Because our God is all-powerful God. Kaya pasalamat tayo kay God na because
Sabi nga natin sa unang mga pag-aaral natin, ang faith is God's grace. Wala naman talaga tayong faith, kundi God's grace. Kaya si Lord nagbibigay ng biyaya sa atin. Sige, manalig ka, magtiwala ka. So tayo naman naniniwala na kaya natin dahil malaki ang ating Diyos. Dahil doon, abay, nagtagumpay tayo. Ha? Kaya ganun si God eh. Gustong-gusto ni God na tayo ay magtagumpay. Kapalit, kapag ikaw ay risk taker, malapit na. Maari, malapit ka na sa tagumpay o maari na sa tugatog ka na ng tagumpay ng ilang mga pangarap mo sa buhay. O maari ngayon kapag restiker ka, abay, luray-luray ka pa lang, binubugbog ka pa lang ng kaaway. Binubugbog ka pa lang ng temptation. So always remember, God does not promise to bless the coward. But He promised to back up, to help those who are brave in heart. A risk taker is a winner. Risk taker is willing to face giants, mountains of obstacle and opposition. So yun po yung risk taker na makita natin. Ang risk taker ay handang harapin ang mga higante na problema sa buhay, ang mga obstacle, kasi alam niyo po ba na kailanman si Satanas at ang kanyang mga demonyo, ayaw na ikaw ay magtagumpay. Kaya lalagyan niya yan na maraming mga higante, papakita niya sa iyo, makita niya sa iyo yung mga bundok. Oy, imposible! Ha? Diba? Kaya po hindi nakapasok yung mga generation, ng unang generation ng mga Israelites, di ba? Na pagkatapos nila nakita na ang mga tao sa Promised Land ay mga higante, aba, sabi nila, mga higante ang tao doon. Tayo ay mga grasshopper lang, mga tipaklong lang, kaya wala, nagalit si God, ano? Galit si Lord sa mga duwag, diba? Sabihin mo nga dyan sa sabihin mo nga, galit si Lord sa mga duwag. So yung mga duwag, yung mga doubter, yung mga maraming mga unbelief sa buhay, yan yun. Yung palagi nakikita ang mga malalaking problema, mga imposible, yun ang nakikita, kaya ayaw magsimula, ayaw mag-desisyon, ayaw pumasok sa panganib dahil ang nakikita ay negatibo. Pero ang risk taker, nakita niya yung mga giants, yung mga mountains, nakita niya yung mga great opposition, pero higit sa lahat, nakita niya, by faith, mas malaki ang Diyos niya roon. Amen po ba yan? Nakita mo pa ba yan? Na kapag ikaw ay isang tao na may pangarap sa buhay, aba, hindi mo po nakita yung hindi po yung mga problema ang nakikita mo, kundi nakikita mo ang kalakihan ng Diyos, kaya excited ka. Kaya wala, ang mga duwag ay tama ka, Sister Rebecca, galit si Lord sa mga duwag, yung mga ayaw sumubok, ayaw pumasok sa pananampalataya, sa daigdig ng mga pananampalataya, sa daigdig ng mga imposible. Pero ang isang taong matapang sa pananampalataya, di siya takot pumasok sa daigdig ng mga imposible. Kaya yun si Lord, gusto niya papasok tayo sa daigdig ng mga imposible. Kaya hindi tayo takot na mag-isip at mangarap ng mga malalaki. Kasi kapag wala kang pangarap, wala ka talagang marating. Kaya a champion, a winner, is a risk taker. And knowing by faith, he can do all things. So, yun lang, ayaw ni Lord i-bless
galit si Lord sa mga doubters, sa mga duwag. Pero natutuwa siya. Yung mga tao na naniniwala sa mga imposible na maging posible. Naniniwala siya na kaya siyang gamitin ni God mightily. So kapag ganon, faith is risking failure bravely. Kapag ganon, malaki ang posibilidad na tayo ay magtagumpay. Maaring ngayon, parang habang nangangarap ka, maaring ngayon ay luray-luray ka, maaring ngayon bugbog ka, maaring ngayon duguan ka, maaring ngayon ang hirap tumayo, sakit sa katawan, kasi nakikipagbaka ka pa, kasi sumuong ka sa panganib eh. Siyempre kapag sinabing risk, mapanganib, hindi natin masyadong ginagamit yung makikipagsapalaran. So, yung pagsuong sa panganib na parang isinusubo mo ang Diyos na Lord, nandito to, ikaw ay Diyos ng Himala, ikaw ay Diyos ng makapangyarihan, eh, kaya mo to, di ba? Magagawa ko to sa tulong at lakas mo. Minsan, yun yung gustong-gusto ni Lord, yung isuong mo siya sa panganib na mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Di ba? Yung makita ni God na, aba, itong anak ko ay talagang grabe. Naniniwala siya, kaya ko to. Da? Eh, yun naman ang gustong-gusto talaga ni God na gagawin. Yung paniniwalaan mo siya na isinuong mo sa panganib, isinuong mo yung panganib, isinubo mo sa panganib si God, si God, at yun naman ang gusto niya, na ihayag niya ang kanyang sarili. Na makita niya na naniniwala ka. Na kapag isinuong natin ang panganib na makapagbigay ng kaluwalhatian kay God. So ito nga po ang tinitignan natin. Faith is risking failure bravely. Kaya ang tanong, what goals would I set for myself today if I knew I could not fail? So ngayon alam natin, if we are a risk taker, naroon yung faith, we are not afraid of rejection, of failure, we are not afraid of magkaroon tayo ng mga damage sa buhay natin, anong gagawin nating goal? So, siyempre kapag alam natin na isang all-powerful God ang Diyos natin, so siyempre mag-goal tayo ng malalaking bagay, yung mga supernatural. If we believe that your God is a supernatural God, set your goal, a supernatural goal, extraordinary goal sa buhay, yung naniniwala ka sa mga malalaking bagay, sa imposibleng bagay na kayang gawin ng Diyos. So set your goal, set your vision, a supernatural vision. Pasukin mo ang daigdig ng mga espiritual. Pasukin mo ang daigdig ng supernatural. Yun nga po yung sa mga pag-aaral po natin. Bago magganap sa physical world, nagaganap muna sa spiritual world. Kaya kapag ganun po, ay by faith, naniniwala tayo na kayang gawin ito ng Diyos. Through the power of faith, through the power of visualization, through the power of vision, and we confess it, mangyayari po sa spiritual world. Na, ito pala. So parang, sabi nga natin, binibiswalay. Sabi natin yung mga nakaraan, pinipinta natin yung pwedeng mangyari sa buhay natin. At pagkatapos natin, maipinta by faith. Magkaroon ng realization sa physical world. Kaya isang bagay po ang makita natin. Na ngayon, kung faith is risking failure bravely, kung naniniwala ka
na ang Diyos din mo ay isang supernatural God, isang all-powerful God. So, gagawa ka ng mga vision, pangarap sa buhay mo ng mga malalaking bagay. Na maniwala ka ngayon na hindi ka takot mabigo, hindi ka takot na sumuong sa panganib. Bakit? Dahil naniniwala ka na mayroon kang malaking Diyos. Faith is risking failure bravely. Isa ka bang risk taker? Are you a risk taker? Are you willing to take the risk of failures, pain, loss sa buhay mo? Kapag ganon, willing kang harapin yon, dahil may pananampalataya ka. Kapag nag-decision kang gawin, sabi ko nga kanina, kapag nagpasya ka na gawin ang isang bagay sa buong plano mo, 50% panalo ka na. So yung 50% na lang ang tatrabawin mo. Yeah? Kasi once na nag-decision ka, abay, siyempre magsimula ka ng isang hakbang. Yeah? At kapag nagsimula ka, abay, sasamahan ka ng Diyos. Kaya, yan nga po kanina, pinag-aralan natin. Ang Diyos ay hindi niya pinagpapala ang mga taong duwag. Galit ang Diyos sa mga taong duwag. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya. Pero kapag ikaw ay isang risk taker, sabihin ni Lord, yan ang anak ko. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Isubo mo ako sa mga malalaking bagay. Dalhin mo ako sa mga imposible. Maniwala ka sa mga imposible. Aba, yan ang gustong-gusto ni God. Kapalad, kailan ang huling pagkakataon na dinala mo ang Panginoon? Nilagay mo ang sarili mo na naniwala ka na hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Naging risk taker ka. Humakbang ka. Imposible. Sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon, sa ministry, kailan ang huling pagkakataon na naging risk taker ka? Congratulations kapag ikaw ay risk taker na yun. Kapag ang iyong pananampalataya ay magdadala sa iyo na harapin ang mga higante, ang mga bundok, ang anumang mga obstacle, opposition sa buhay mo. Kapag ganon, nagsimula ka na, expect more success in your life, more power, more anointing, at aakyat ka sa next level, next ladder of success in your life and in your ministry. Kailan ka muli na nagpatuloy sa mangarap para ikaw ay magtagumpay? Yung tanong natin ngayon ay ganito. Kailan ka huling pumasok sa daigdig ng mga imposible? Kailan ka huling pumasok na sumakbang ka sa pananampalataya na parang imposible talaga, pero naniwala ka sa Panginoon? O maraming pagkataon sa buhay mo na parang huminto ka na, napagod ka na, o takot ka. Kung ikaw ay takot, yun nga pas nasabi natin kanina, hindi nangako ang Panginoon na pagpalain ang mga duwag. Galit ang Diyos sa mga duwag. Hindi pinagpala ng Diyos ang mga duwag. Ang mga loser,
hindi siya natutuwa. Natutuwa siya kapag ikaw ay winner, if you are a risk taker. Ngayong gabi, gusto ng Panginoon, maranasan mo ang dakilang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Tayo po yumuko at manalangin. Kailan ang huling araw na naranasan mo na kasama mo ang Diyos, ang Emmanuel, na pumasok ka sa daigdig ng mga imposible? Pumasok, isinuong mo ang panganib. Kahit hindi mo kaya, naniwala kang kaya mo dahil kasama mo si Jesus. Dahil kasama mo si Emmanuel, kasama mo ang Diyos. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, ang dami pong mga tao na pinanghinaan ng loob. Dami mga tao na confused, marami mga tao na duduwag, natatakot. Pero ngayong gabi, pinakita sa atin ng Panginoon, faith is risking failure bravely. Ikaw ay isang risk taker. So, ngayong gabi, panalangin natin na lahat tayo ay maging risk taker. Tayo yung mga taong matatapang sa pananampalataya, matatapang na magtiwala sa Panginoon kahit sa mga imposibleng bagay. Tayo po yung muko at tayo yung manalangin sa gabing ito. Nais kong ipanalangin mo ang iyong sarili. Lord, bigyan mo ako ng katapangan na magtiwala pa sa iyo. Bigyan mo ako ng katapangan na magtiwala na hindi ako matatakot mabigo. Hindi ako matatakot mangarap ng mga malalaking bagay. Hindi ako matatakot na suungin ang mga panganib sa aking pangarap dahil kasama kita. Manalangin ka ngayong gabi at sabihin mo, Panginoon, kailangan ko ang tulong mo. Because apart from you, I can do nothing. But I can do all things through Christ who strengthens me. Empower me, anoint me, use me for the expansion of your kingdom. Show me, God, the path of righteousness na dapat kong lakaran. Gustong-gusto ni Lord na ikaw ay magtagumpay. Gustong-gusto niya magkaroon ka ng spirit ng maging risk taker ka. Believing na ang Diyos mo ay may kapangyarihan. And ask the Holy Spirit to empower you, to anoint you, to bless you. Nais kita ipanalangin sa gabing ito. Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazareth, dalangin ko, Panginoon, ang mga salita mo sa Psalms 27 verse 1 na you are our light, our salvation, you are our strength. Kaya wala kaming dapat katakutan, Panginoon. Wala kaming dapat katakutan na hindi kami magtagumpay dahil ikaw ay kasama namin. Lord, thank you for giving us, Lord, the spirit of excellence, the spirit of your child of God, the spirit of risk taker. Thank you, Lord, sa oras na ito. Lord, i-bless mo ang mga anak mo ngayon, saan man po sila naroon ngayong gabi. Anuman ang kanilang mga takot sa buhay, anuman ang kinakaduwagan nila, Panginoon, anuman ang pinag-alinlangan nila, Panginoon, sa gabing ito, ay sinasaway ko at winawasa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Bagkus, Panginoon, dalangin ko ang spirito ng katapangan
ang spirit of priest-taking, Panginoon, I pray God na maniwala kami sa mga malalaking bagay, maniwala kami sa mga imposibleng bagay. Thank you, Father, sa gabing ito na Ikaw, Lord, ang kikilos, Ikaw, Lord, ang gagawa sa nilang mga buhay. Abutin mo sila, Ama, at tulungan, ibangon, at patuloy na paapuyin ang kanilang pananalig sa iyo. Patuloy, Panginoon, palakasin at paapuyin, palagalablabin ang pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Sa halip na matakot, sa halip na maduwag, sa halip, Panginoon, na kami ay mag-alinlangan, maniwala kami sa iyo. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isang panibagong sigla na maglilingkod sa iyo. Salamat, Lord, na sa kabila ng mga pandemic ngayon, na sa gitna kami ng pandemic, kaya mo kaming pagtagumpayin. Salamat po, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay patuloy na bigyan, Panginoon, kami ng iyong kapangyarihan. Thank you, Father, sa gabing ito, at patuloy po naming tinataas, Panginoon, ang iyong mga anak. Kahit man saan naroon sila ngayon, abutin mo sila ng iyong himala, Panginoon. Maging, Panginoon, si Tatay Jake Osorio, kayo po ang magpala sa kanya. Abutin mo po siya ng iyong kagalingan. Abutin mo po siya, Panginoon, ng iyong paghipo, panibagong sigla sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, we pray ang lahat, Panginoon, ng mga may karamdaman ngayong gabi, pati, Panginoon, si Jess Liberan sa kanyang dialysis, patuloy mong pagpalain. Si Pastora Sally Galvez sa kanyang full recovery. Si Pastor Siring Santos na Ikaw, Lord, ang patuloy na magbigay, Lord, ng patuloy na recovery sa kanyang buhay. Si MJ Castrense, Panginoon, na patuloy mong ayusin ang kanyang puso. Si Pearly Marcelo, Panginoon, at si Pastor John Osorio sa kanilang mga dialysis. Lord, patuloy mo po silang tulungan, patuloy mo po silang pagpalain. Salamat, Ama. Maging kay ating Christina Yap, kay Alexander Marcelo, Pablo Anbibi San Gabriel, si Espinosa, Pina Torres, Antonio Vidal, Angie Limbo, and Ronald Limbo. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na maranasan nila ang iyong kagalingan sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga himala. Maging saan man naroon ang iyong mga anak na mayroong karamdaman ngayon sa pamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus, tanggapin nila, Panginoon, ang iyong kagalingan. Salamat sa 2,000 taon na nagdaan ay patuloy po na pinagpala mo at pinagaling kami sa aming mga karamdaman. Gayon din po, Ama, patuloy po naming ipinapanalangin ang mga may birthday ni si Herbert Umahag at si Bishop Nicolas Amatorio. Patuloy po naming dinadalangin na Ikaw, Lord, ang magpala. And Lord, we pray sa result, Panginoon, ng medical examination ni Brother Darcy Joan Hinlo at si Janet at ang kanyang anak, Panginoon, na pupunta, Panginoon, sa UK sa December 14. At bukas, Panginoon, ang ordination day ni Pastor Fidel as a bishopric, as a elect bishop, ay patuloy mo silang pagpalain. Maging kami, Lord, na mga ordaining council, ay pagpalain mo po kami. Father God, sa gabing ito, ay patuloy namin itinataas, Panginoon, ang mga bawat pamilya. Ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, ay itinataas po namin sa iyo, Ama. Lord, anuman ang kanilang mga trabaho, anuman ang kanilang mga hipuin, ng kanilang mga kamay, ito, Panginoon, ay pinagpala mo. Lord, ang kanilang mga kamay, Panginoon, ay makita ng mga tao, Panginoon, na anuman ang kanilang gagawin, Panginoon,
ay naroon yung spirit of excellence, naroon Panginoon na makita nila na buhay ka, makita nila na makapangyarihan ka, makita nila Panginoon na pinagpala mo ang iyong mga anak at ang kanilang mga negosyo, ikaw Lord, ang kanilang senior partner, God, patuloy mong protektahan ito, patuloy mong balutin ng iyong banal na dugo. Lord, maging ang pangapamilya, Panginoon, si Jocelyn Mendoza, Grace Balahadya, Rixi Singkap, Cedric Candelaria, Romy and Marie de la Cruz, Boyet and Josie Diaz, Jaika Espina, Ryan and Angie Isguera, Chris and Rowena Nibrida, Aida Atencio, Ulysses and Violeta Odolio, Cheryl de la Cruz, Annalie de la Cruz, Paulo Bulahan, Christian Ilardo, Pablo and Rosario San Gabriel, McCoy and Elby Duarte, Artemio and Lita Peros, Hermie and Pilar Reyes, Ayla Rose Apusaga. Lord, saan man sila naroon sa gabing ito, ay patuloy kang magpala sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga preparation ng aming election, Panginoon, sa May, Panginoon, 2022. Dalangin namin ang mga COMELEC, Panginoon, ang mga patuloy mo silang mga commissioners, patuloy niyong pagpalain ang aming PNP, ang aming Armed Forces of the Philippines. Ikaw, Lord, ang magpala at gamitin mo, Panginoon, na yung peace and order ay patuloy, Panginoon, na ma-maintain. At gayon din po, Panginoon, ang mga presidentiables, vice presidentiables, ang mga tumatakbong governor, tumatakbong vice governor, mayor, ang tumatakbo ng mga konsyal, mga congressmen and congresswomen, Lord, ang mga senator namin, pagpalain niyo po sila, O God. Ngayon pa lamang, Lord, dalangin namin na ihanda niyo po yung mga tao, kami na pipili, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na ibubuto namin para manungkulan sa aming bansa, sa aming distrito, sa aming lalawigan, sa aming bayan. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na gagawin mo po. At Lord, sa lahat ngayon, kahit ni pa campaign period, ang mga nagkakaraban, Panginoon, at iba't ibang mga presidentiables, vice presidentiables, ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapwa Pilipino. At sundin po namin ang utos mo, Panginoon, na maging peacemaker. At sundin po namin, Panginoon, na makapamili kami ng ayon sa iyong kalooban. Salamat, Lord. Dalangin ko ang mga bishops, mga pastors, evangelists, church planters, church workers, iba't ibang mga denomination, O God. Dalangin ko na Ikaw, Lord, ang magpala sa mga tinawag mo, Panginoon, and their families, God. Kayo po mag-supply sa mga pangailangan ng iyong mga lingkod dahil kayo po ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya Ama, sa gabing ito, patuloy ka po naming itinataas, patuloy ka po naming pinapaniwalaan na kailanman na hindi mo kami pababayaan because of Emmanuel. Dahil ikaw po ay nariyan sa bawat sandali ng buhay namin. Kaya Ama, sa gabing ito ay patuloy ka naming tinatanghal, patuloy ka naming pinapasalamatan dahil mayroon kaming Ama na katulad mo, mayroon kaming Diyos na katulad mo. Kaya Panginoon, dalangin ko, Ama, ang economic recovery ng aming bansa, ang mga negosyo, ang mga trabaho. And Lord, I pray, kung mayroon man, Panginoon, na mga viruses, mga variant viruses na darating sa amin, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo kami ng divine protection, ng blood covering mo, at Lord, kayo ang maglagay sa amin ng may katapangan na harapin namin. Kaya faith is risking failure bravely, Panginoon, kahit na harapin namin ang mga iba't ibang mga virus lang po sila. At Ikaw, Lord, ay isang makapangyarihan Diyos. At ang dugo ng Panginoong Isus ay makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat, Lord, sa blood covering. Thank you, Lord, sa sandaling ito na patuloy mong binalutan kami ng iyong banal na dugo, Panginoon.
Thank you, Jesus, sa lahat ng mga ginagawa mo. Patuloy mo kaming pagpalain. Patuloy mo kami, Panginoon, na ingatan. Lord, we pray ang lahat ng mga frontliners namin, ang mga doctors, ang mga nurses, Panginoon, patuloy namin silang tinataas, ang mga police, Panginoon, ang mga medical volunteers, ang mga medical workers namin, ay patuloy mo pong pagpalain, Panginoon. Thank you, Lord, sa Cruz Funeral Services, kay Cap Dani Tayaw, Erwina Castrense, Arlene Sibayan, Arlene Sarangadi Osorio, Norbin Mangunay, and Rachel Joy Osorio, na ikaw, Lord, ang magpala sa nila, Panginoon. So dalangin po namin, Panginoon, ang mga church leaders sa iba't ibang simbahan, Panginoon, sa iba't ibang mga denomination. Mayroon po mga evangelical denomination, mayroon mga independent groups, Panginoon, mayroon mga Pentecostal. Lord, lahat sila, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Panginoon, anuman ang kanilang denomination, as long, Lord, na sila, Panginoon, ay ikaw ang kinikilala, Panginoon, na Diyos na lumikha ng langit at lupa, at si Jesus Christ lamang ang tanging tagapagligtas. Salamat, Lord, ng ngayong gabi. Ikaw po ang magpala sa bawat isa, Panginoon. And Lord, ang mga NGO, Panginoon, ang mga CSO, iba-ibang mga CSO, iba-ibang mga NGO na gumaganap, Panginoon, sa aming lipunan, darangin namin. Lord, maging ang partnership, Panginoon, ng Kadham, Chaplain, Panginoon, ang ikmo ay sa kasimbayanan, dalangin namin na ikaw, Lord, ang magpala, Panginoon, na sa bawat barangay ay maabot namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pastors. Salamat sa mga chaplain na i-deploy po namin. Salamat sa mga church leader na i-deploy po namin. God, we bless you, Lord, na bukas, pagpalain mo, Lord, ang ordination ni Pastor Fidel at, Lord, ang Christmas party, Panginoon, ng Kadham Ikmo. Hayaan mo po, Panginoon, na sa gabing ito, ikaw, Lord, ang kikilos, ikaw, Lord, ang gagawa sa buhay po ng bawat sa. Maging, Lord, sa mga preparation, maging, Lord, sa mga ordaining council, patuloy mo, Lord, na pagpalain. God, I pray sa gabing ito, Panginoon, ang mga lahat ng mga namumuno sa iba't ibang mga simbahan, pagpalain niyo po ang kanilang board of trustees, ang kanilang board of directors, ang kanilang mga exicom, ang mga pastors. Sa God's Family Worship Center of God, bless mo, Lord, ang sa pauna ni Bishop Daddy, Pastora Babes, ni Rachel, ni Arceline, ni Leah, ni Mark, ni Ramel, ni Cirilla, ni Lito, Oyet, Bilma, Erwina, Flor, Imelda, ni Amy, Kathy, Hauko, Rodel, Eric, Rebecca, Hermie, Talitz Bautista, Sunny, Pilar, and Juicy Diaz. Salamat, Lord, na ang mga anak mong ito ay gagamitin mo, Panginoon, para umunlad, Panginoon, ang gawain mo dito sa lupa sa God's Family Worship Center. At sa lahat po ng mga simbahan, Lord, ay kung saan man sila ay pagpalain mo po. Lord, ang mga senior citizen, saan man po naroon, ang mga senior citizen ngayon, dalangin ko po sila na kayo po ang magpala sa lahat ng mga senior citizens. Lord, dalangin namin si Antonio and Ellen Marcelo, Cora Bustamante, Andoy and Linda Magsakay, Jose and Telma Magsakay, Ramon and Ligaya Salamanca, Lucina Pineda, Miding Conanan, Lodi Abiado, Kilina Aquino, Director Nicolas Amatorio, Madam Susan Amatorio, Pastor Fidel and Elena Pamudulan, Leonardo San Diego, Miling Kumpahinay, Engineer Pereira, Virgie Garcia, Bishop Tidi Garbida, Luling Arsinas, Puring Borbi, Ili and Clarita Sanchez, Carding Conanan, Eloy Hauko, Garcing and Lita Katulong, Pablo and Bibi San Gabriel, Gloria Grapilo, Gloria Misa, Consing Tyson, Sally Stevis, Rose Baruna, Nori Biag, Lord, lahat, Lord, ng mga senior na sa mga orphanage, sa mga home for the aged, Panginoon, tulungan mo po sila. Ang mga senior, Panginoon, sa iba't ibang bansa, sa buong mundo, pagpalain niyo po, Panginoon. Kung may mga lulo't lula, Panginoon, na mga nahirapan sa anang karamdaman, abutin mo po sila. At kung mayroong mga lulo't lula, Panginoon, mga senior na malungkot, aliwin niyo po sila, Panginoon. Dalangin ko na hipuin mo ang kanilang mga anak, mga apo, manugang, Panginoon, mga kapatid,
na sila, Panginoon, ay tulungan at i-comfort, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga OFWs po namin, saan-saan mang lugar sila, Panginoon, anong bansa, papalain niyo po sila at ingatan at patuloy niyo, Panginoon, na makita nila ang kalakihan ng Diyos sa kanilang buhay. Lord, we pray sa mga pamilya ng mga OFWs, samahan niyo po ang kanilang mga asawa, mga anak, mga apo, kung may mga apo, Panginoon, at kanilang mga magulang. Si Kenneth Santos, Darcy Joan Hinlo, John Michael Marcelino, Ramon Marcelino, Alvin Marcelo, Carlo and Lisa Bintora, Bernadette Bernardo, Norman Camua, Gerlin Katulong, Janet Silverio, Karen Bulaon, Mitch Tyson, Christian Kahipi, Lizelle Barona, Jonathan Cunanan, Roberto Truta, Jelani Hauco, Marcelino Arguel, Maria Luisa Dalupi, Danny Galario, Olive Caralde, Norwin Mangunay, Perdi Ramos, Angelica Barona, Janice Torres, Nitan, Pastor Nitan, Sara Ngadi Osorio, Dino Angisa Cruz, and Vilma Montimayor. God, abutin niyo po sila at patuloy, Panginoon, na ikaw ang kikilos at gagawa sa kanilang mga buhay. Lord, we pray, ang mga anak mo, Panginoon, saan man mga mahal namin sa buhay, proteksyonan niyo po sila at kayo, Lord, ang patuloy na magbigay ng kapayapaan at kagalakan sa nila. Si Dr. Apin and Sherwin Lazaro, Pastor Ely and Rhoda Aquino, Jennifer Ok, Noreen, Noel, Joy, at Evelyn Osorio, Evelyn Ponce de Leon family, Sid and Nida Ngadi family, Yoli Johnson, Maritis Abalos, Adrian, and Paulino Tomas, Abby Gaspar, Alpa Aquino, Chichi Yap, Karen Grace Kahipi, Eloisa Abayan, Pastor Daniel, Dondon Ramirez, Sheila Enriquez, Caroline Choi, Patricia Gamas, Pisagana and family, Victorina Alipio, Perlin Baltasar, Ferdy and Erin Castrense, Araceli Morales family, John and Olive Season, Chona Pong family, Pastor Boy and Carmen Marcelo, Jerry and Cecil Ramirez family, Yuli and Beulie Odolio family, Jing and Angie Dinson, Mike and Jackie Salis, Noel Aquino, Donna Smith, Melody Garcia, and Delia Cantos Limbo. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa nila. Maging, Panginoon, ang aming President, President Rodrigo Roa Duterte, pagpalain mo po siya. At patuloy na bigyan ng kalusugan at kalakasan ng heavenly wisdom, Lord, na yung mga remaining months, weeks, and days, and hours sa kanyang paglilingkod sa bansang Pilipinas ay patuloy, Panginoon, na akayin niya ang bansang Pilipinas sa banal na pagkatakot sa iyo at akayin niya ang bansang Pilipinas, Lord, na maging makadiyos. Salamat, Lord, na gagamitin mo pa sa hindi lamang, Lord, sa economic recovery, hindi lamang sa mga build, Panginoon, kundi yung wisdom and then, Lord, yung legacy niya, Panginoon, na mayroong isang presidente na pinagpala mo ang Pilipinas dahil siya, Lord, ay isang presidente na lumapit sa iyo at nagtiwala sa iyo. Even, Lord, ang aming vice president, pinagkataas din po namin sila siya sa iyo, si Lini Robredo, ang lahat po ng legislative, lahat ng mga executives, Panginoon, ang judicial, lahat ng mga armed forces of the Philippines, Panginoon, tinataas namin sila sa iyo, God. Lord, lahat ng mga governors sa 81 provinces, patuloy po namin itinataas sa iyo at lahat po ng mga board members and vice governor ay tinataas namin sa iyo. Lord, sa lalawigan ng Bulacan, itinataas po namin, Panginoon, ang aming governor, Governor Daniel Ramirez Fernando, at ang aming vice governor, Willie Alvarado. Pagpalain mo po, Panginoon, ang 1,800 mayors and vice mayors of God, pagpalain niyo po, Panginoon. At pagpalain mo ang bawat bayan, Panginoon, at sa bawat bayan, pinagpala mo, Panginoon, gagamitin mo ang iba't ibang mga mayors para po dito. Ang aming mayor sa Plaridel, si Mayor Anastasia T.C. Bistan, patuloy mo bigyan ng kalakasan, maging ang aming Vice Mayor, Mel De Leon, Panginoon, ang aming dating Mayor, Josel Bistan Casahe, at si Sheila Enriquez, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, Ama. Lord, salamat sa lahat ng mga anak mo na pinagpala mo, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, sinasalita ko ang iyong walang hanggang pagpapala sa nila, ang iyong pag-iingat, Panginoon, at ang iyong kapayapaan, Panginoon, ay maranasan nila.
Salamat, Ama, na anumang aming hiniling sa gabing ito ay natanggap na po namin sa spiritual world at sa physical world, dahil ang lahat ng ito ay hiningi po namin sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. So God bless you po sa inyong gabi, sa inyong lahat, at alam ko, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, be a risk taker. At sa pangalan ni Jesus, sabi ni ba, Sister Dory, in Jesus' name. So, sabi ni Esmeralda, amen. Rebecca, yes, Lord, amen. At sabi na mga Narian, amen. At sabi ni Brother Lito, Rabbi Ryan, Abi, Sister Claire, si Pastora, amen. God bless you po. So, sa lahat po na Narian, at sa mga lahat po na mga nagta-thumbs up, at sa lahat po na mga nag-heart, Abba, God bless you po sa inyo. Sabi ni Talis, thank you po, Lord, in Jesus' name. Thank you po, Bishop, and God bless po, and good night. Sabi ni Joel, amen. Sabi po ni Sister Evelyn Ponce de Leon, amen. So, sa lahat po na riyan, ay sa patuloy tayo na magpasalamat sa Panginoon. Sabi ni Sister Pina, ay amen. Kumusta kay Brother June na nariyan? At sa lahat po na nariyan, so I'm so happy na tayo po ay nagkita-kita uli sa panalangin. At patuloy po mag-ingat sa lamig ng panahon, no? At medyo uso na naman ng sipon-sipon dahil malamig. Pero siyempre, pasalamat tayo. Lahat tayo ay naka-centralized aircon. Sa loob at labas ng bahay, nakaka-aircon tayo. So, sa pangalan po ng God's Family Worship Center, sabi na ni Jeff Torres, nariyan din, at ng Panginoong Jesus. At siyempre, kasama kami ang Osorio Family. Salamat sa inyong mga panalangin. Kayo po ay patuloy naming ipinapanalangin. Kaya gusto rin po naming ipanalangin niyo po kami. Ako si Pastora at ang aming mga anak. Sa inyo po ang pagpapala ng Diyos. Good night po sa lahat. God bless you all.